What's up na naman sa inyo, no, mga ka-MV? Nandito na naman ako, syempre, upang maghatid sa inyo ng isa na namang makabuluhang vlog. At ito ang topic natin ngayon. So, ang topic natin ngayon, mga ka-MV, ano ba talaga yung magandang ipakain sa ating mga Muscovy duck? Yung natural foods ba o yung poultry feeds na nabibili natin sa mga poultry supply poultry shop. So, matagal na itong pinag-uusapan at matagal na pinagdidebatihan ng kahit hindi dito sa Pilipinas, sa iba't ibang mundo. So, ano nga ba talaga ang the best para sa ating mga Muscovy duck? So, unang-una i-discuss natin yung natural foods. So, i-discuss natin kung ano-ano yung mga natural foods, advantages at saka disadvantages. Tapos, poultry feeds, yung mga nabibili natin na feeds na kadalasan pinapakain sa mga bibe. O, i-discuss natin yon. Tapos, advantages saka disadvantages. So, eto na nga mga ka-MV, medyo mahaba itong topic natin. Pero, punong-puno ng, syempre, knowledge to. Umpisa natin sa natural foods. Ulitin ko lang ulit mga ka-MV, ano-ano ba yung mga natural foods ng ating mga Muscovy duck? So, natural foods ng ating mga Muscovy duck, hindi ko man mabanggit lahat, pero ito yung mga pangunahin, no? Ang mga natural foods nila is mga suso, you know, sa wild, no? Habang nakakawala, free range, suso, mga insekto, tapos mga bulate, yan ang madalas na kinakain, mga damo, mga halaman, yan yung mga natural foods ng ating mga Muscovy duck. So, dito na lang tayo sa mga common na pinapakain. Dito nga sa mga bulate, tapos sa mga suso, yan, kadalasan pinapakain. At ang mga dahon, halaman. So, sa mga halaman naman, may mga top tayo na pinapakain natin na alam natin na kumpleto yung sustansya. Kasi ang mga ka-MV, abanggitin ko lang, ang kailangan ng mga Muscovy duck at ng mga iba pang mga alaga is common, no? Hindi naman lahat, pero almost 80% carbohydrates, tapos mga 20% na protein. Or 70% carbs, tapos 20% na protein, no? Yun yung kailangan nila para maganda yung paglaki at malusog sila. So, yung carbohydrates, mga ka-MV, explain ko lang sa inyo. Dito kumukuha ng energy ang ating mga alaga. Pati mga tao nga carbohydrates ang source of energy. Kaya kailangan yan 70% or 80%. Tapos mga 20% yung protein o yung mga iba pang mga vitamins and minerals, no? Ito naman yung mga nakakapagtulong sa muscle development, sa paglaki ng buto, no? Sa paglaki ng mismong alaga natin. So, ito yung combination na kailangan ng ating mga alaga. So, pagdating naman sa mga natural foods, ano yung mga top na pwede nating ipakain dyan? Mga nangunguna dyan, mga ka-MV, mulberry leaves, no? Mulberry leaves, azolla, tapos madre de agua. Yan yung mga kadalasan na pinapakain ng mga ka-MV natin na gusto is natural food lang ipakain. Tapos, pag medyo sinipag-sipag ka, maghuhukay ka sa lupa, kukuha ka ng bulate. Tapos, kung medyo masipag ka ulit, no? Dadayo ka sa ibang lugar, no? Kukuha ka ng mga suso o mga snails. No, yan talaga is napakasustansya. So, ano ba yung advantages ng mga ang init? So, ayun mga ka-MV, no, napakainit dito at binuksan ko yung electric man natin. So, tuloy tayo, no. Ano ba yung mga advantages ng natural foods? Advantage, unang-una syempre libre, walang bayad. Yan ang pinakamagandang advantage. Pangalawang advantage is natural, healthy. Healthy sa ating mga alaga, mga ka-MV. Walang harmful side effect. Walang masamang side effect kasi sa wild, yan talaga ang kinakain na natural. No? Walang harmful effects, matitibay ang resistensya ng ating mga alaga kung puro natural foods ang ating pinapakain. Tapos pangatlo, na magandang advantages ng natural food is healthy siya sa tao. Pag kinonsume mo yung alaga mong Muscovy duck o yung iba mong mga alaga na pinapakain mo ng natural food is walang side effect din sa'yo. Kumbaga, mga ka-MV, healthy, nakakatulong siya sa kalusugan ng tao. So, yun, diniscuss na natin yung mga about sa natural foods. Ano ba yung disadvantage naman? No? Disadvantage, mga ka-MV, is time-consuming ang pagpapakain ng mga natural food. Kung ikaw is isang busy tao, may trabaho ka, tapos libangan mo lang yung pag-aalaga ng Muscovy duck, wala kang time para manguha ng mga damo, manguha ng mga suso, manguha ng mga bulate, no? At
yun nga, time consuming. Kailangan may time ka. Marami kang time kung gusto mong natural, kasi magtatanim ka. Kung for example, magpaparami ka ng azolla, magtatanim ka ng mga mulberry. So, time consuming yan, mga kaimbi. Kung ikaw busy ka sa trabaho at busy ka araw-araw, yun ang disadvantage niya, time consuming. Tapos, maraming effort, dapat focus ka. Kadalasan ginagawa naman ito, mga kaimbi, ng mga tao na pinagkakakitaan yung pag-aalaga ng pato. Marami silang time, focus sila doon. Pero hindi na ito hindi malabo ito magawa ng mga tao na laging may trabaho araw-araw tapos linggo lang yung pahinga. No, mga KMB, yung mga natural foods kasi natin, at isa pang disadvantage siya, mga KMB, is limited. Bakit limited, mga KMB? Syempre sa isang lugar sa inyo, maaring pag nanguha ka ng mga suso ng mga bulate or mga natural foods, mga KMB, no? At mga isama na rin natin yung mga kanin, mga sobra-sobra leftovers nyo, mga gulay, is limited lang sa area nyo. Paano kung marami kang alaga? Hindi sasapat yun, mga kaimbi, no? Baka isang araw lang, ubus na yung napakaraming dahon, ubus na yung napakaraming bulate, mga kaimbi. Kumbaga, hindi sasapat sa lahat ng iyong mga alaga. Maaring magkulang. Tapos, pangatlong susunod na disadvantage siya, mga kaimbi, hindi lahat sa lahat ng lugar is available. For example, sa Manila ka nakatira, or sa mga city na puro building na yan, sa Metro Manila nga yan, wala ka makukuha na natural foods yan. So ang pagpapakain ng natural food kung nasa Metro Manila ka is bibili ka rin, ganun din gumastos ka, no? Patok ito, maganda ito sa mga probinsya. So yun lang yung mga disadvantage niya, hindi siya para sa lahat ng lugar, no? Tapos punta naman tayo, mga KMV, sa poultry feeds o yung mga feeds na pinapakain natin sa ating mga pato.